bad news and good news, sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program Update. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button sa baba, pati na notification bell para palagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat po. Masamang balita ito sa ating Philippine Army. Ng Philippine Army Wheeled Armor Personnel Carrier o tinatawag na APC Acquisition Project, kung saan binili ng Pilipinas ang 28 na unit ng Guarani APC o Armor Personnel Carrier na galing sa bansang Brazil, ay nasa alanganin dahil sa kamakailang exportation ban ng bansang Germany laban sa bansang Brazil. At ipinagbawal ng bansang Germany ang pag-export ng mga bahagi o mga parts at kagamitan ng nasabing APC or Armored Personnel Carrier sa Brazil, dahilan ng patuloy ng pagtanggi ng mga taga-Brazil na suportahan ang Ukraine ng mga gamit ng pandigma at mga bala. At nagkataon na ang Guarani APC o tinatawag na Armored Personnel Carrier na binili ng Pilipinas ay naglalaman ng mga pyesa na gawa ng Germany. Ayon pa sa isang malaking news station sa Brazil, na ang first batch na tatlong Guarani APCs or Armored Personnel Carrier ay nakaschedule na sana for delivery sa Pilipinas sa sunod na buwan. At ngayon, nang dahil dito sa kasalukuyang pagbaban ng pag-export ng mga pyesa ng mga aliman, ito ay maaaring maantala ang pag-deliver ng tatlong unit ng Guarani APC o tinatawag na Armored Personnel Carrier sa Pilipinas. Samantalang patuloy na hinahasa ng Armored Pambato Division ang kanilang kakayahan sa pagpapatakbo ng mga bagong nakuhang mga assets noong nakaraang linggo. Ang 4th Mechanized Battalion ay nagsagawa ng functional test fire ng tatlong M1-25A2 Armored Mortar Carrier or AMC na nilagyan ng 120mm Mounted Mortar System or MMS doon sa Pantaw Ragat, Lanao del Norte. Ngayon ay dito naman tayo sa magandang balita. Malapit na sa realidad ng pagkakaroon ng kauna-unahang shore-based missile system dahil mayroong 20 ka-contingent na mula sa Philippine Marines na nagkukumpleto ng operator training ng BrahMos shore-based anti-ship missile system, at ang first batch ng missile system na ito ay inaasahang ma-deliver sa taong ito. At hanggang dito na lang, mga kapro. Maraming salamat sa inyong panonood. Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat po.
Thank you.